Hey there, Ethical Nation. So once again, sasagot ulit tayo sa mga katanungan ninyo. Yung mga nag-comment dito sa ating sa aking YouTube, sa mga videos na ginagawa ko. Sasagot ulit tayo sa mga tanong coming from Rich Zan. So I hope tama yung pronunciation ko. Rich Zan Cosico. Okay, so tanong niya, paano ako makakabuild ng solid online team leaders kahit malalayo sila sa akin? So, maraming tala. Maraming salamat sa tanong mo, Rich Zan Cosico. So, very great question. Paano ka makakabuild ng solid online team leaders kahit na malayo sila sa akin? So, ako meron ako mga solid online team leaders kahit malayo sila sa akin. And marami akong leaders sa business ko ngayon, sa company ko nga na kinabibilangan ngayon na never ko pang na-meet. Okay, meron akong leader, recently na-meet ko siya after almost 2 years bago kami nag-meet. Okay, pero leader siya. And speaking of leadership, tatama lang muna natin yung ano, ibig sabihin ng leadership. Kasi maraming network marketers na tinatawag na leader yung member nila kahit kasasali pa lang. Google! Diba? Ah, ito upline, leader ko nga pala si Bogart. Paano mo naging leader yan? Kasasali lang yan kahapon. Diba? So, hindi leader yung ganon. Okay? Member, new member. Ang leader is yung nagpo-produce. Ang leader is yung nagkukusa. Ang leader is yung talagang nag-excel. Yung talagang humahataw. Yung talagang may result. Yun ang leader. Okay? Maraming combination ng attributes or characteristic ang isang leader. Pero hindi mo pwedeng sabihin yung leader, kasasali pa lang. New member yan, wala yung kaalam-alam. Hindi niya pang alam kung ano ibig sabihin talaga ng leadership. So, wag natin na ma-misinterpret yung ibig sabihin pag sinabi ng leader. Yun yung ibig ko sabihin ng leader. At yun, pag sinabi kong may leader ako, ibig sabihin yung leader ko ganon. Kumikita, may kusa, may service, talagang may training na pinagdaanan. Kasi sa team namin, may leadership training na pinagdadaanan yan bago maging leader. Hindi basta-bastang nagiging leader na lang porket kumita na, leader na, hindi siya ganon. Okay, may pinagdadaanan talaga na training ng leadership. May leadership program talaga kami sa grupo namin. So, pag sinabi kong leader yun, talagang nakapasa. So, meron akong leader na ganon, na antagal na. And as of the making of this video, November 2019, meron ulit akong leader na imi-meet bago kasi ano siya, OFW siya, nag-join siya 1 year ago, and ngayon magpo-for good na siya. So, mami-meet ko ulit, may bago. So, for the first time. So, ibig sabihin, posible, kaya talaga na makapag-build ng solid na online leaders kahit online lang di kayo nagkakasama. So, lalo na yung mga ganun OFW, sobrang layo. Yung mga nasa Pilipinas, pwede pang mapuntahan. Pero yung mga sobrang layo na, di ba? Mga OFWs. So, paano mo magagawa yon? Ang pinakang key na ginawa ko is continuous building ng relationship sa kanila. Hindi lahat ng members mo ay magiging leader. So, yun yung palagi niyong tatandaan. Hindi porket marami ka ng members, hindi magiging leader yan lahat. Napakadalang. Okay? Kasi ang leader usually, para sa akin, ang pinakang attribute or characteristic ng isang potential na leader is yung number one, committed. Hindi ko siya sinabihan na mag-commit ka, ha? Hindi ko kailangan sabihin yon. Ibig sabihin, may reason why siya, may malalim siya na reason why, alam niya yung goals niya, committed siya. Nagtsatsaga siya kahit nahihirapan. So, committed yung ganon. Number two, nagkukusa. Pag committed kasi, nagkukusa eh. So, magkasama talaga yung dalawa. Nagkukusang humataw. Hindi ko kailangan sabihan na humataw. Hindi ko kailangan sabihan na umattend ng training. Hindi ko kailangan sabihan na mag-improve everyday, reviewin yung mga training namin, i-apply yung mga training. Hindi ko na kailangan sabihan ng ganon. Although, yes, nagre-remind ako niyan every now and then sa mga members ko kasi yung iba kailangan nila ng reminder. Pero merong mga hindi kailangan eh. So, ganon. Nagkukusa. And another thing is yung may service. Okay, yung, kasi sa culture namin, ganun eh. Talagang nagtutulungan. Regardless, member ka niya o downline ka niya o hindi or whatever, talagang tutulungan ka. Basta part ka ng team namin, tutulungan ka. Yung ganun, na walang ine-expect na kapalit. So, yun yung tatlong bagay na tinitingnan ko pag may potential. Ibig sabihin, may potential na maging leader, hindi pa leader. May potential na maging leader. So, hindi lahat ganun. Expect nyo na yun. So, para ka makapag-build ng mga solid online leaders, is continuous building ng relationship dun sa mga tao mo. Actually, number two dapat yun. Ang number one is dapat sobrang dami mong direct. Okay, sobrang dami mong direct referrals. And tulungan mo yung mga tao na mag-direct referrals din para dumami kayo. Kasi dun ka makakapag-start, makapag-build ng mga leaders. Okay, kukunin mo muna yung quantity, yung dami, tas doon mo sasalain. Kasabi nga, di ba sa Bible, many are called,
few are chosen. Kapag konti yung members mo, below 100, huwag mo expect na magkakaroon ka ng maraming leaders dyan, ng mga solid na leaders. Merong siguro mangilan-ngilan, makakachamba ka, mangilan-ngilan. Pero kung ganun ka lang kakonti, huwag mo expect na madami ka kagad na magiging solid na online leaders. Lalo na kung online. Medyo may struggle pagdating sa online kasi nga, hindi ka nakikita eh. Unlike sa offline, talagang may personal relationship talaga, nagkakasama kayo, 'di ba? Nakikita kanya, nakikita mo siya, 'di ba? Nagkakahawakan kayong dalawa, 'di ba? Nagkakatapikan kayo. Ay, totoo ka nga, 'di ba? So, medyo may challenge pagdating doon, pero kapag committed 'yan, kahit pa nasa ang parte yan ng mundo, kapag committed 'yan, magiging leader 'yan eh. 'Di ba? Kapag meron siya nung tatlo na nabanggit ko, magiging leader 'yan. Pero yung tatlo na 'yun, hindi siya pinepuwersa. Hindi siya pinepuwersa. Hindi siya pinipilit. Dapat committed ka, ha? Dapat ano ka, ha? Hindi siya ganun. Hindi yung pinipilit. Yes, nire-remind ko yun. Sinasabi ko yun. Pero hindi ko pinipilit. Hinahanap ko kung sino. Hanggat wala, direct lang ako ng bago. Wala pa rin, direct lang ng direct. Tuloy-tuloy lang ng tuloy. Tapos pag nahanap ko na, okay, ititrain ko, i-guide ko, build relationship, pero patuloy pa rin ako nagdi-direct on the side. Hindi ako tumitigil. And as of the making of this video, November 2019, di pa rin ako tumitigil sa pagdadirect. Ang dami ko pa rin dinidirect. Tuloy-tuloy lang ako sa prospecting, tuloy-tuloy lang, basic. Hindi ko nakakalimutan palagi kong ginagawa everyday yung basic. Tuloy-tuloy lang ako sa prospecting, tuloy-tuloy lang ako sa pag-share ng business namin, tuloy-tuloy lang ako sa pag-recruit, tuloy lang ako sa pag-direct. Yun yung tips na may bibigay ko sa inyo kung paano ka makakabuild na solid na online leaders. And I hope na meron kayo natutunan doon. Kailangan mo ng marami, okay, to recap, kailangan mo ng maraming members, kailangan mo ng maraming direct. Hanapin mo yung tatlo. Yung tatlong characteristics, may kusa, committed, tsaka yung nagsaserve sa tao na walang hinihinging kapalit. Tumutulong, willing tumulong sa ibang ka-teammates na walang hinihinging kapalit. So, pag nakakita ka ng ganun, build ka ng relationship, yun yung bigyan mo ng focus mo. Magbigay ka ng time doon, hindi doon sa mga whiner babies mo na members. So ano ibig sabihin, yung mga iyakin mong members, 'di ba? Konting kibot, iiyak. Hindi literal na iyak, 'di ba? Yung mga whiner, yung mga reklamo ng reklamo. Apply ng hirap naman. Apply, hindi ko kaya. Ang hirap mag-invite. Ilan ba na ba na invite mo? Dalawa. 'Di ba? Yung mga ganun, walang kwenta 'yon. So may minimize mo yung oras sa mga ganun mong members. Minimize, hindi naman di mo sila iiwan sa ere, minimize mo lang. Pero ang bigyan mo ng focus, maraming time mo, is yung mga meron ng tatlo. Kasi yun yung magiging leaders. So I hope marami kayo natutunan dito sa video na to. I hope nasagot ko yung tanong mo, Rich Zan. Maraming salamat dun sa tanong mo. And make sure apply nyo kagad lahat ng mga natutunan nyo. Like nyo tong video na to kung marami kayo natutunan. And share mo to sa mga members mo na alam mo matutulungan itong video na ito. Apply nyo kagad lahat ng mga natutunan nyo. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. What's up? Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. I hope marami kang natututunan, nakapagbigay ito sa iyo ng value. So kung marami kang natututunan, marami kang na-realize at marami kang nakukuhang value dito sa mga videos na ginagawa ko, subscribe ka dito sa channel na to para pakita mo yung support dito sa ating movement, which is Ethical Nation. And click mo rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload, kasi nagpo-post ako ng videos regularly dito sa channel na ito. So subscribe ka dyan, maging part ka ng Ethical Nation, supportahan natin yung movement para mas malalo pang dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas at maging maganda yung profession natin dito sa buong Pilipinas. So once again, subscribe ka dyan sa baba. See you!